Yo, Randall Labrador here. Magandang umaga, Pilipinas. Kumusta ka? Kumusta kayo, Pilipinas? Yan, eto, ipaliwanag natin yung ano, statement natin kahapon, di ba? Kung sino yung pangit, siya yung tagabayad. Ganun talaga yung buhay. Pangit ka na nga, gusto mo ba ilibre ka? Ang kapal naman ng mukha mo. Ang tikas ng mukha mo, burakot ka, ibig sabihin. Nasubukan niyo yan, real talk yan. Meron time sa buhay ninyo na minsan nalilibre kayo, minsan kayo nalilibre. Oh. Kapag sumama kayo sa grupo, tapos kayo yung nagbabayad. Oh, alam niyo na. Alam niyo na, di ba? Hindi ko na kailangan sabihin. May barkada naman na pag nakasama kayo doon, kayo naman yung nililibre. Oh. Alam niyo na rin, di ba? Ganun 'yon. Kaya kung gusto niyo lagi nalilibre, sumama kayo sa mas pangit sa inyo. Sobrang weird! Sobrang weird yung pinagsasabi nito niya! Ha? Panorin niyo sa page niya! Sobrang weird yung pinagsasabi niya! Pinapunto niya na sa barkadahan daw kung sino yung pangit, siya yung laging taya! Ha? Sa tropahan daw kung sino yung mas pangit, sino yung pinakapangit, siya yung laging taya, siya yung laging nagbabayad! Buong ang buta! Ang weird ang baliw eh! Ha? Walang ganun eh! Walang ganun! Ha? Wala sa itsura yun! Sa tropahan, sa totoong tropahan, yung taya o yung nalilibre kung sinong siyang nakakaluwag or big time talaga. Wala yun sa ano kung sino yung pangit. Siya yung gumagasto, siya yung taya, siya yung nalilibre. Walang ganun! Baliw ang puta! Sa relasyon! Ha? Sa relasyon or sa landian, pwede ba? Ha? Sa relasyon or landian, pwede ba? Diba? Madalas nangyayari yan. Sino yung pangit, siya yung taya, siya yung gumagastos sa relasyon, sa landian, hindi sa tropahan. Takinto rin doon kung anong pagsasabi. Sa relasyon or sa landian, nangyayari yung ganyan. Na kung sino yung pangit, siya yung gumagastos. Ha? Kasi hindi ko nila lahat, ha? Hindi ko nila lahat. Pero majority ng babae, gagastos lang yan sa lalaki pag guwapo yung lalaki. Ha? Pero pag pangit yung lalaki, kadalasan, inuuto-uto lang ng babae yung pangit na lalaki, diba? Sige parinig nung ganto. Pag alam nung babae na gusto siya nung pangit na lalaki, palibre sa ganto, palibre sa ganyan, parinig nung ganto, pabili nung ganyan. Inuuto-uto lang pag pangit yung lalaki. Lalo pag nalaman nung babae na gusto siya nung pangit na lalaki, diba? Yung pangit na lalaki talaga yung gagastos. Diba? Na yung mga babae, madalas gagastos lang yan sa mga lalaki. Pag guwapo yung lalaki, pero pag pangit, inuuto-uto lang. Real talk! Real talk yan! Sobrang unfair nun! Diba? Unfair yun sa mga kapwa ko pangit dyan. Maniwala kayo sa akin. Ang mga babae, willing bumunot yan. Willing gumastos yan. Pag guwapo yung lalaki. Anong tatandaan niya? Ini-spoil pa! Nagpapaka sugar mommy pa dun sa lalaki. Basta guwapo, binibilan ng sapatos, ng pyesa ng motor. Pagwapo yung lalaki. Actually, pasok din dito yung naging mainit na usapin sa naging statement ni Mia tsaka ni Vice Ganda na itong naarang-araw lang, di ba? Yung ano eh, hindi ito yung eksakto pero ito yung thought, di ba? Yung statement nila na huwag daw magjojowa or huwag daw papasok sa isang relasyon kapag wala ka pang pera or hindi ka pa financially capable, di ba? Na parang sinasabi nila na wala kang karapatang magjowa hanggat wala ka pang pera. Ano sinabi ko kanina, di ba? Na madalas sa landian at relasyon, taya yung pangit na lalaki, di ba? Siya yung gumagastos. Taya yung pangit na lalaki sa isang relasyon. Diba? Nagagastos lang kasi yung magandang babae sa gwapong lalaki. Pasok pa rin siya. Diba? Sino ba nagsabi na bawal daw mag-jowa pag wala kang pera? Si Vice Ganda, tsaka si Mimia. Hindi na tayo magagaguhan dito. Hindi tayo magagaguhan dito. Sikat sila, oo. Mabuting tao ba sila? Oo. Diba? Nung sabi natin, oo, mabait sila. Tumutulong sila. Di nila sinusolo yung kung anong meron sila. Mabait sila. Sikat sila, nakakatuwa sila, pero di sila maganda, di ba? Kumbaga ang roots nila, pangit na lalaki din, di ba? Ang roots nila, bago sila naging gay, ganyan, di ba? Kung titignan nyo sila, pangit na lalaki sila, di ba? Na kaya nila nasabi yun, di ba? Kasi nakaka-relate sila dun. Yung pangit na lalaki laging taya, nakaka-relate sila dun kasi dati silang lalaki na pangit. Bago sila naging bading. Hindi tayo magagagawan dito. Maganda yung dalawa? Huwag na!
magagawan dito. Mabuting tao, oo. Nakakatawa, oo. Pero maganda, hindi. Tapos kung titignan nyo, isipin nyo silang maigi, si Mimi at si Vice Ganda, dati silang lalaki na pangit. Ha? Kaya nila nasabi na huwag kang magjojowa hanggat wala ang pera kasi nakaka-relate sila dun. Pangit na lalaki sila galing eh. Ha? Danas nila na sila yung gagastos. Lalo pa ngayong gay sila siguro. Na talagang sila yung nag-i-spoil sa kursunada nilang lalaki. Ha? Pero legit ba? Legit ba na bawal pumasok sa isang relasyon pag wala ka pang pera? Actually, hindi naman siya bawal. Hindi bawal. Okay? Sa part ng lalaki, ikaw bilang isang lalaki, kahit wala kang pera, as long as mapapasagot mo yung babae nang hindi mo pinagbabantaan yung pamilya niya, walang problema. Diba? Lalaki ka, wala kang pera, napasagot mo yung babae, walang problema dun. Diba? Sa kaso naman ng babae, na kung yung babae walang pera, pwede bang pumasok sa relasyon? Actually, wala namang kakaiba dun. Actually, normal yun eh. Babaeng walang pera, makakatisod at makakatisod pa rin siya ng relasyon. Na maganda kasi nga, may beauty privilege, diba? Kahit yung babae walang pera, as long as maganda, sexy, makakatisod yan ng lalaking financially stable, lalaking may tindig. Pero sa side ng lalaki, kung wala kang pera, isa kang lalaki na wala ka pang pera, papasok ka sa relasyon, walang problema. As long as mapapasagot mo yung babae, diba? Pero bilang isang lalaki, kung makakampante ka na napasagot mo yung babae, tapos wala kang pera, masaya ka doon na, okay, sinagot niya naman ako ng wala akong pera eh. Diba? Ibig sabihin, tanggap niya ako. Kung mag-i-stay ka sa ganun, hindi ka mag-upgrade, diba? Nakontento ka sa ganun kasi nga, may idea ka na, sinagot naman niya ako kahit wala akong pera eh. Ibig sabihin, tanggap niya ako. Dapat open ka rin dun sa posibilidad na malamang sa malamang, ipagpalit ka niyan sa mas may tira sa'yo, sa mas may pera sa'yo, sa mas better sa'yo, diba? Napasagot mo yung babae, wala kang pera, ang lupit mo nun. Pero hindi magtatagal yan, diba? Kasi karamihan ng babae, bulag sa internet. Makakita yung lahat ng sana all nila, kaka-cellphone nila, nakikita nila sa Facebook, diba? Nakikita nila sa Facebook, mag-jowa yung babae, dinadala kung saan-saan, tinatravel kung saan-saan, kumakain kung saan-saan, diba? So sana all yan. Diba? Kung ikaw bilang lalaki, napasagot mo yung babae nang wala kang pera, dapat manggigil ka na kailangan akong galingan para di ako iwan, diba? Kasi sa ayaw mo man o sa hindi, may posibilidad na iwan ka niyan kung mananatili kang ganyan. Diba? Nagagets mo yung punto? Yung sinasabi ni Vice Ganda tsaka ni Mimi na huwag daw papasok sa isang relasyon hanggat wala ka pang pera, para sa mga lalaki lang yun. Kasi nga, yung babae, may beauty privilege yan. Kahit walang pera yan, walang pinag-aralan yan, as long as maganda at sexy yan, makakatisod yan ng lalaking maayos yung buhay. Pero ikaw, na lalaki, diba? Kung hindi mo aayosin yung sarili mo, hindi ka ma-acknowledge dito sa society hanggat hindi ka successful, diba? Pansinin nyo, diba? Yung statement na bawal pumasok sa isang relasyon pag wala kang pera, ang nagsabi nun si Mimi, tsaka si Vice Ganda, diba? Nag-gay. Gay sila, diba? Pero before, lalaki sila. Kaya danas nila yun. Diba? Pangit na lalaki sila before. Kaya danas nila yun. Diba? Kaya tinindig nila yun na bawal ka pumasok sa isang relasyon pag wala kang pera. Danas nila yun. Lalo ngayon, nag-gay sila. Diba? Madalas, sila yung mag-i-spoil sa boylet na kursunada nila. Diba? Kung titignan maigi, sobrang hirap maging lalaki. Diba? Sobrang hirap maging lalaki kasi wala tayong beauty privilege. Diba? Tayong mga lalaki, kailangan natin maging successful para ma-acknowledge tayo ng society. Diba? Yung babaeng walang pera, walang pinag-aralan, walang bilang, as long as maganda at sexy siya, makakatisod siya ng lalaking financially stable kasi deserve niya yun. Diba? Pero yung lalaki, pag puta wala kang pinag-aralan, wala kang pera, wala kang tira sa society, jojowa ka ng babaeng kumikita, puta, ano ka nun? Para kang tanga nun. Diba? Pabigat ang labas mo nun. Diba? Diba sobrang hirap maging lalaki? Diba? Lalo pag pangit na lalaki ka. Diba? Lalo pag pangit na lalaki. Diba? Kung mahirap nang maging lalaki, mas mahirap maging pangit na lalaki. Diba? Kasi yung lalaki na gwapo, puta yun. Gagastusan ng babae yun. Diba? Gagastusan ng babae yun. I-spoil ng babae yun. Ayun pala. Magiging katanggap-tanggap lang yung lalaking tambay na walang pera, walang pinag-aralan, walang ambisyon sa buhay, basta gwapo. Diba? Kasi nga may beauty privilege nga. May beauty privilege. Yung sinabi ni Vice Ganda tsaka ni Mimi na huwag daw papasok sa isang relasyon hanggat walang pera, para sa mga pangit lang yun. Diba? Kasi kung titignan mo si Vice Ganda tsaka si Mimi, maganda ba sila? Hindi, diba? Pangit
din sila. Diba? Pangit din sila. Lalo yung lalaki sila. Pangit na lalaki sila. Diba? Applicable lang yung sinabi nila sa mga pangit na lalaki. Diba? Sobrang hirap maging pangit na lalaki. Diba? Kasi doble yung effort. Triple yung effort. Diba? Pero ang kinaganda kapag pangit ka, diba? Ang kinaganda kapag pangit ka, mas genuine, mas totoo yung mga makikilala mong kaibigan at karelasyon. Kasi hindi ka nila kinaibigan, hindi ka nila ginawa dahil sa itsura or sa pera. Diba? Ibig sabihin, pag pangit ka, tapos andyan, may tropa ka, may naging karelasyon ka, diba? Minahal ka nila sa pagiging kung sino ka talaga. Diba? Yun yung kinaganda pag pangit ka. Diba? Yung mga tao sa paligid mo, genuine yan na nag-i-stay dyan sa paligid mo. Hindi sila nag-i-stay sa paligid mo or sa circle mo dahil guwapings ka, or maganda ka, or dahil mapera ka. Diba? Nag-stay sila dyan kasi ka-stay-stay yung ugalit personality mo. Tips ko sa mga kagaya kong pangit na lalaki dyan, na kunyari may resources ka, may pera ka, di ba? Huwag may papamudmud, huwag may papamudmud, di ba? Hayaan mong ang mabig na imahe sa'yo, eh, pangit na lalaking walang pera. Sa pamamagitan nun, yung mga kakaibigan sa'yo, totoo, di ba? Kasi yung image mo, pangit na walang pera, eh. Diba? Tinropa ka nila dahil mabait ka, dahil solid yung ugalit personality mo. Same thing, pag nagjowa ka, ang nabuo mong imahe, pangit na walang pera. Ibig sabihin, ginowa ka nun, pinatos ka nun, dahil solid yung personality at ugali mo. Di ba? Yun ang importante talaga. Yun ang holy grail ng kapangitan, ha? Ang holy grail ng kapangitan na pag pangit ka, bumawi ka sa ugalit personality. Diba? Dapat may top of the line na ugalit personality ka. Huwag kang kupal. Kasi dun na lang tayo babawi. Ha? Diba? Tapos hindi hihinto dun. Continue to improve yourself. Diba? Bilang isang lalaki, ma-acknowledge ka lang dito sa society pag may tira ka. Real talk yan. Continue to improve yourself. Diba? Improve mo yung sarili mo, upgrade mo yung sarili mo sa lahat ng aspeto. Kasi sobrang hirap maging lalaki. Mas sobrang mahirap maging pangit na lalaki kaysa mga kapwa kong pangit na lalaki dyan. Kaysa mga kapwa kong pangit na lalaki dyan, continue to improve yourself sa lahat ng aspeto. Diba? Utak, pag-uugali, career. Diba? Tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo sa kung anong karera yung napili mo. Diba? Hindi ko naman sinasabi na necessary na sa akin ang galing to, kailangan mag-vlog ka na rin. Hindi naman ganun. Kung ano yung napili mong career or path, diba, kailangan mong galingan dyan. Diba? Kung ano yung napili mong trip sa buhay, kailangan mong galingan dyan. Kasi sa pamamagitan yan, pag naging magaling ka dyan sa ginagawa mo, dun ka lang ma-acknowledge dito sa society. Diba? Yun lang. Upgrade mo yung sarili mo, ha? Upgrade mo yung sarili mo. So that hindi ka naghahabol, you don't pursue, di ba? You attract what you deserve, ha? Taas mo yung value mo. So that makaka-attract ka ng mga high value din. Pag you keep on being cheap, makaka-attract ka din ng mga cheap. Bagay lang yun. Upgrade mo yung sarili mo, taas mo yung value mo, ha? So that makaka-attract ka rin ng mga high value, ha? Yan lang yun.